Napakalaki po ng challenge na ang mga pamilya ay manatiling magkasama at masaya. What is one of the foremost goals of family? That is to stay together as a group. Very especially to stay together as a happy group. At ang pagsasama po ng pamilya, unang-una physical and very especially emotional and in the highest form, spiritual. To the point that there may be physical distance, but when people are one in spirit and one in emotion and one at heart, they are still together. Ano po ba ang goal ng ating buhay? Isa dyan, maging masaya. Dapat. At napakalaki ng kasiyahan na ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng pamilya. Pero ganyan po ba ang nangyayari? Masaya nga ba ang mga pamilya? O bakit nagkakawatak-watak? Ang atin pong pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, The Secrets of Happy Families. At nilagyan natin ng open and close quotation yung secret kasi hindi naman talaga dapat lihim yun. Dapat nga alam ng lahat ang mga bagay na ito. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa pagbibigyan nyo ng pagkakataon na sumamba kami ngayon. Anuman po ang daladala ng aming puso, mga karumihan, kabigatan, kasalanan, ipatawad nyo po sa amin. Linisin nyo po kami at maging karapat-dapat kaming humarap sa inyo. Tumanggap ng inyong mga salita at pagpapala, ng inyong pagtutuwid, maging ng mga bagay na hindi man dapat ay hinihingi namin sa inyo, mga magagandang bagay at mga pagpapala. Nawa, Panginoon, sumagana ito sa aming buhay at maitaas namin ang pangalan nyo sa aming kalagitnaan. Kayo po ang maging tagapagsalita. Bless us with your powerful word, O God. Lead us unto greater knowledge of you. And as a result of our knowledge of you, may we evolve and may we keep happy families. Lord, protect us from lies, from falsehood. Protect us from the works of evil men and evil spirits. Protect your assembly, this holy assembly, against malicious men and malicious spirits. And we pray that even as we are gathered in your presence, you will also protect our loved ones who are not with us right now. Deal with us, teach us, glorify your name, lead your people. In the name of Jesus, your Son, we pray to you, Father. Amen. The secrets of happy families. Siguro kahit hindi tayo magpataas ng kamay, itatanong ko, sinong gustong masaya ang pamilya niya? Lahat gusto yon. Pero pag tinanong natin, sino ang masaya talaga? Hindi siguro lahat makakapagtaas. What are the elements of happy families? Unang-una, sa spelling po ng family at ang matandaan natin ng madali, F, kailangan sa family, fellowship. Matthew 19 verse 6, idinidescribe po ang mag-asawa, so they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate. So fellowship, that is very important. Very crucially, the fellowship of husband and wife. Because when a man and wife are together, they will naturally gather their children. When man and wife are not together, their children will naturally be divided. So kung minsan nasa tatay, kung minsan nasa nanay, meron namang sumama sa nanay, merong sumama sa tatay, merong walang sinamahan kahit kanino. Kaya mahalaga ang fellowship. Physical proximity, togetherness. Genesis 47:11-12, describing what Joseph, the so-called dreamer, did to his family and for his family. So Joseph settled his father and his brothers in Egypt and gave them property in the best part of the land, the district of Ramesses, as Pharaoh directed. Joseph also provided his father and his brothers and all his father's household with food according to the number of their children. So there was togetherness. Kahit na matagal na nagkawalay ang pamilyang ito dahil si Joseph ipinagbili ng kanyang mga kapatid na maging alipin na dala sa malayong lupain, but he made something of himself by God's help and by God's grace. He rose to prominence to the point that he could collect his family and provide well for them. So magkakasama uli sila. So ang first letter ng family, F. There must be fellowship. At kasama po dyan, syempre, dapat merong fun. Nagtataka yung mga magulang, bakit lagi nalang anak ko umaalis? Baka naman wala nang fun sa bahay. Lahat ng tao gusto tumakas, lumayo. Pag nag-uuwi yan sa bahay, nagkukulong na lang sa kanya-kanya mga kwarto, ayaw mag-usap-usap, baka walang fun.
Colossians 3:21, bilin sa mga magulang, fathers, do not embitter your children. Huwag silang galitin. Baka sobrang pagtuturo, sobrang higpit, sobrang disiplina, lagi na lang pinupuna ang mali. Bagamat dapat itinutuwid ang mga bata, but sabi, do not embitter your children. Family life must feature fellowship and fun. Because it is human nature that we like to repeat every experience that is pleasurable and we like to avoid repeating any experience that is unpleasant or painful. So is the encounter of the family fun and pleasurable that you like to repeat, or is it such a pain that you avoid repeating it? F for family, fellowship, fun, and very importantly, forgiveness. Lahat po ng tao nagkakamali. Lahat ng mag-asawa, nag-aaway, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Lahat ng anak, may reklamo yan sa magulang, maliit at malaki. Lahat ng magulang, may unhappiness sa anak. Ang magkakapatid, meron silang mga away, meron silang mga differences. Ang pinagkaiba ng pamilyang nananatiling magkasama at sa pamilyang nagkakawatak-watak, eh hindi absence of imperfection, because everybody has imperfection. Ang pagkakaiba is the presence of forgiveness. In other words, ang lahat ng mag-asawa may dahilan para maghiwalay. At yung mga hindi naghihiwalay, hindi dahil perfect ang asawa noon, hindi dahil perfect siya, dahil lang may nagpapatawad pag may nagkakamali. Forgiveness. Kaya nga po yung tinatawag na prodigal son sa Bible, matapos niyang hingin ang kanyang mana, buhay pa naman yung magulang, at naglayas at nilustay ang lahat ng ito, at itinapon ang kanyang buhay, minsan natauhan. Sabi niya, mali ang ginawa ko, nagkamali ako sa Diyos, nagkamali ako sa aking ama, babalik ako at hihingi ng tawad, at hihilingin ko gawin na lang akong katulong sa sarili naming bahay. Kasi ang mga katulong sa bahay ng ama ko, mas maganda pang kalagayan kaysa sa akin ngayon. At inaasahan natin, ang kasalubong sa kanya ay sumbat, pagalit, sisi. Pero sa Luke 15, 20 and 24, so he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. For the son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Nagkamali ang anak, pinatawad ng magulang, nagkabalikan. Lagi namang nagkakamali ang anak eh. Nagkakamali din ang magulang. Kaya lang nagkakaroon ng celebration pag nagpatawaran. Mga kapatid, kung sa pamilya nyo may magkagalit at matagal na, may hindi nagkikibuan, may mga tampuhan, normal lang na may nag-away kasi nangyayari yon. Kaya lang merong hindi nangyari, kaya kayo magkakahiwalay, hindi nagpatawaran. So you can expect that there will be differences. You can expect that people will not meet our requirements and our expectations. You can expect that because people are imperfect and they can be selfish and they can be sinful, they will hurt us. But what is important for families is to be ready to forgive so that there will be togetherness. Joseph's forgiveness paved the way for his family's togetherness again. Matapos siyang apihin ang kanyang mga kapatid at ipagbili bilang alipin, siya pa ang kumupkop sa lahat sa kanila pagkatapos. Kaya nagkabalikan. At para naman nagkakabalikan, dahil normal lang na nagkakaroon ng diferensya, kailangan talaga sa pamilya, communication. Sabi sa Matthew 18, 15-16, if your brother sins against you, go and show him his fault. Just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. So pag may nagkamali, kausapin at nang maiayos, hindi pag-usapan. Kumisang kasi, imbes kausapin natin yung nagkamali o yung pinagkamalian natin, pinag-uusapan natin siya behind his back. And so, things get worse. Lumalala. At hindi lang natin kakausapin ang ating kapatid dahil sa ating reklamo, kakausapin din natin, ipapahayag din natin ang ating mga papuri sa kanya. Yung mga magaganda niyang ginagawa. The affirmation, the acceptance and gladness that we have about him or her, sinasabi din natin. Importante sa family, fellowship, forgiveness. It is very, very crucial that there's also should be fun. So family, ano pong susunod na letter? Ang hina naman?
Yan. Sige, mag-enjoy na lang tayo. Kunwari, nag-i-spelling. A. Kung meron po kayong isa lang matatandaan sa nais kong i-share ngayon, nawa itong A. Ang pamilya, para sumaya, magkaroon ng kahulugan at patuloy na pagsasama-sama, kailangan ng acceptance. Unconditional acceptance. Hindi natin sinasabi na pangungunsinte sa mali. Ang sinasabi natin, kung gusto man nating ituwid o tulungan ng isang miyembro ng pamilya, ang unang gawin bago ituwid yan, tanggapin. Walang patakarang pagtanggap. Tulad ng pagtanggap sa atin ng Diyos. 2 Corinthians 5:18-19. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Kung paano tayo walang patakarang kinatanggap ng Diyos, sira-sira, wasak-wasak, ang dumi-dumi, tinatanggap tayo ng Diyos, pagkatapos sinisimulan niya tayong tulungang bumango, luminis, mabuo, ganun dapat ang pagtanggap sa pamilya. Tulad ng pagtanggap ni Jesus sa mga taong hindi tinatanggap ng templo, hindi tinatanggap ng mga religious leaders, isinusukan ng lipunan. Luke 7:34. The Son of Man came eating and drinking, and you say, here is a glutton and drunkard, friend of tax collectors and sinners. The Lord Jesus was called friend of sinners. Hindi dahil konsentidor siya, kundi dahil nagsisimula siya sa pagtanggap sa kanila at pagkatapos, kanyang tuturuan, aakayin, ipananalangin, mamahalin, hanggang ang mga ito'y unti-unting mabuo ang nasira nilang pagkatao. Acceptance not to tolerate, but acceptance unto restoration and development. Ang kauna-unahang hakbang dapat ng pamilya ay tanggapin ang miyembro niya na kakaiba, naliligaw. Kung minsan yung tinatawag na abnormal, ibig sabihin hindi kamukha ng nakararami, strange or different. Kung minsan ang asawa niyo kakaiba, pero asawa niyo na yan, hindi niyo pa matanggap-tanggap. Kung talagang hindi niya ma-spell ang Mississippi, eh ano? Hayaan niyo na. Hindi mo matanggap ang asawa mo dahil 2005 na nakakanebo pa siya ng suot. Nakasuot pa siya ng mga hindi uso. Baduy siya. Gusto mo siyang takpan pag may bisita. Gusto mo lagi siyang pagalitan ng pagalitan para katanggap-tanggap siya sa iba. So anong gagawin mo sa kanya? Isang props para sa anong kagustuhan mo mangyari sa kanya. Anong ginagawa natin sa mga anak natin na hindi nakakaabot sa ating mga pamantayan? Hindi isinasama sa mga okasyon, iniiwan sa bahay kasi hindi maipagmalaki. Anong ginagawa natin sa mga kapatid natin na mga hindi performers, hindi achievers, pinagmamakahiya? Yung pamilya, yun dapat ang ating pahingahan. Yun ang ating tahanan. Kung ano ka paman, as is where is, you are accepted. That's why the family must accept non-achievers. Hindi yung lagi na lamang pinupuri lang yung first honor at yung anak na 5 taon na sa grade 5. Puro pintas, puro palo ang inaabot. E paano kung hindi talaga siya academician? Iba talaga ang korte ng utak niya. Meron tayong mga kamag-anak na unglamorous, hindi maganda, hindi parang advertisement ng shampoo ang buhok, kung hindi talagang kulot-kulot, pag may pumasok na langaw, hindi na makakalabas, hindi nyo tinutulungan. Ano, ipagmamakahiya ng mga ito. Kung meron tayong mga kapatid, kamag-anak, kapamilya na may sakit ang isip. I have seen people na may mga pamilya sila na hindi normal ang katawan, itinatago na lang sa kwarto, itinatago sa mga bisita, hanggang mamutla na lang ng mamutla at humina ang katawan at magkasakit at mamatay. May mga itatago na lang sa malalayong mga institusyon dahil ikinakahiya sa tao. Sino ba ang mahalaga sa inyo? Yung tao sa labas ng bahay o yung tao sa kasama nyo sa inyong tahanan? Meron tayong mga kapatid, kamag-anak na disabled or other-abled kasi may iba namang ability yan. Pero napag-iiwanan at ramdam na ramdam nila na hindi sila kasali. May mga handicapped. Ayaw mo nang sabayan ang iyong nanay o kapatid na naglalakad na naka-wheelchair. O kaya ay may kapansanan. Ang pamilya dapat ang tumatanggap. Kung meron kang anak na ang pangalan ay Maria Isabel, pero ang feeling niya siya si Captain Barbell o si Totoy Bato, tinatanggap mo ba ito? O pinapalayas?
Ang dami-dami po mga pamilya, meron silang anak na si Maximo ang pangalan, pero ang fantasy niya maging Darna. Anong ginagawa dito? Kaya nga sabi ng isang kwento, inululublob daw sa drum. Ah, si Darna ka, ha? Lublublublublublub. Hindi kita iyaahon hanggang hindi ka nagbabago. Tapos blublublublublub, labas. O ano, sino ka na? Darna, lubog uli. Hindi kita iaahon dyan hanggang hindi ka nagbabago. Itaas mo yung kamay mo pag nagbago ka na. O taas na ngayon dahil nalulunod na. Pag-ahon, sino ka na? Jezebel. Anong gagawin sa ganung mga anak? Itatapon, papalayasin? Bakit ka pa naging magulang? Ang gusto mo lang yung mga anak mong macho, na kadalasan yan yung napapasok sa away, nabuntis ang classmate, nag-drugs, hinahanap po lagi sa ospital o morgue, mag-aasawa ng maaga, walang trabaho, may anak, pakain mo hanggang apo mo. Tapos yung mga inaapi-api mong anak, ito ang nagiging mga mabubuting mga anak, nag-aalaga. Anong klaseng mga magulang yung ang pinipili kung sino yung i-honor niyang anak? There must be acceptance. Hindi sinabing konsentihin. Pero anumang tulong ang gusto nating ibigay, sinisimulan muna sa walang patakarang pagtanggap. Dahil dito, maraming mga bata ang naglalayas. Kasi ang pakiramdam nila, hindi sila mahal, wala silang puwang, wala silang lugar. Bakit kailangan magkahiwa-hiwalay ang pamilya dahil sa favoritism ng mga nakakatanda? Family is one's natural group. Belongingness to a family is a birthright. It is not a prize for achievement. It is not a goal to meet. And it is not a membership to earn or to lose, depending on your performance. Pag ipsinilang ka sa isang pamilya, natural na member ka nun. Wala kang dapat gawin, wala kang honor na dapat matamo, wala kang standard na dapat maabot para ka maituring na member. It is your birthright. And every member of the family must respect that. That the family is one shelter, refuge, and hospital, not just a display window. So anong ginagawa ng mga ibang mga magulang? Nagkamali na nga ang anak na dalaga, biglang naging unwed mother, na 1, 2, 3 ng nobyo, iniwan na, feeling dejected, litong-lito, naglilihi, nahihilo, tapos palalayasin pa at itatakwil dahil ano ang sasabihin ng mga kapitbahay. Hayaan nyo siyang chismis ng mga kapitbahay, isang linggo lang yun. Dahil sa isang linggo may magbubuntis na naman sa kabilang barangay, lilipat naman doon ang chismis. Malilimutan ng anak nyo, ano bang mahalaga sa inyo, ang inyong anak o yung chismis? At kung kailan siya kawawang kawawa, litong-lito, doon pa ngayon gugulpihin, doon pa ngayon ipagtatabuyan. Some parents do that para model sa mga nakakabata pang mga kapatid para huwag tularan. Ipagpalagay na natin naging model, pero you totally destroy one person just to serve as a model for others. Because every member in the family must be treated as a patient. Kaya nakita nyo yung family ni Joseph na buo muli kasi nagpatawad. Kasi nagtulungan. Napakahalaga ng pagtanggap. Baka meron sa inyo, you feel na hindi kayo welcome sa sarili niyong pamilya. O kaya meron sa atin, tayo pala yung dahilan, kaya meron tayong mga family members who don't feel welcome in our own families. Dapat tayong tumulad kay Jesus, friend of sinners. Tinanggap ang lahat. Pero hindi siya tumigil sa pagtanggap. Ginawa niya ang magagawa para makaambag siya sa pagkabuti, pag-ayos ng tao na yon. But first, you accept people. Husbands, natanggap nyo na ba ang asawa nyo? O 20 years na kayong mag-asawa, 30, 40 years, pinag-aawayan nyo pa rin yung tutong ng sinangag niya? Matuto na dapat kayo by now na itratong chicharon yun. Ang sarap ng chicharon. Alangan mo, pag-awayan nyo na lang yan habang buhay. Yung mga inililigwak-ligwak na tubig ng mista nyo sa banyo, lumampas-lampas na kung saan-saan, hanggang ngayon ba naman, sinisita-sita nyo pa mga misis? Hayaan nyo na, para kayo matahimik. You have to accept each other. Lalo't-lalo, kung hindi naman immoralidad yung tatanggapin nyo, habits lang naman, mga ganito at ganong paraan. Kung gusto ng asawa nyo na talaga ang dami-dami niyang suot na alahas, hayaan nyo siya. Kasi kung minsan, ginagamit natin ang ating mga family members para lamang pataasin ang prestige natin sa lipunan. Kaya naroon ipagdukdukan yung mga anak at basangin ang mukha sa kangungudgod para mag-aral. Dahil gusto-gusto ng nanay, aakyat sa isa ng tablado pagka-graduation. Hindi naman pala para sa anak, kundi sila mga nanay nagyayabangan. Kaya pinipilit ang anak. Ang hina-hina sa math ng anak nyo, pinipilit nyong mag-engineering.
o mag-accounting dahil accountant kayo. Huwag nating gawin ang mga anak natin na tagagawa ng mga nabigo natin gawin sa buhay. We must allow them to be what God meant them to be. It is important that you begin with the individual and not force the individual to be like you. Kaya maraming hindi masasayang pamilya dahil dito. Another, sa letrang pamilya, ano pong susunod? M. Mediation. Kailangan para sumaya ang pamilya, lahat tayo tagapamagitan. There must be intercession and peacekeeping. James 5:16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other. Mamamagitan ka. Ephesians 4:3. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. And from the mouth of the Lord Jesus, Matthew 5:19. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. So dapat po ang membro ng pamilya, tagapamagitan, peacemaker. Pag may dalawang nag-away sa pamilya, at nanatili silang magkaaway o hindi nagkasundo ng matagal, kayo na hindi sali sa usapan, kayo na hindi direct participant sa away ay may pananagutan din. Kasi ibig sabihin noon, they continue to be quarrelsome, they continue to be away and alienated from each other because you fail in your diplomatic duties. Dahil pag may member ng family na nag-aaway, lalo't hindi tayo kasali, dapat tayong mamagitan para sila magkasundo. Hindi tayo dapat kumakampi, kakampi yung iba sa kabila, lumalaki ang gulo ng pamilya. Tandaan nyo yan, kung may kapatid kayo na hanggang ngayon, di sila nag-uusap, ang tagal na, may pananagutan na rin kayo, ibig sabihin, hindi kayo namagitan. Hindi nyo ginawa ang pwedeng gawin ng isang peacemaker, isang ambassador, isang diplomat. Another letter is I sa family, and it relates to acceptance, and this is individuality. Bawat tao, mayroong ibinigay ang Diyos sa kanya na kakayahan. Talento, spiritual gifting that makes the person unique. Hindi dapat asahan na ang dalawang magkapatid, kahit kambal sila, ay maging pareho ng iniisip, pareho ng gagawin, pareho ng kakayahan. There must be space in the family for individual development and for individuation. Sa 1 Corinthians 12:7, binabanggit ang mga spiritual giftings. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given. Bawat isa, binigyan ng Diyos ng kanyang pagkasarili, ng kanyang selfhood, ng kanyang potentials. No two people are alike. Like, no two fingerprints are alike. Walang dalawang retina ng mata na pareho. Sa katunayan, yung dalawang kilay nyo lang, tingnan nyo mabuti, hindi magkapareho yan eh. Yung inyong panga, hindi ang pantay. Walang pareho. So bakit iisipin nyo na maging pareho ang mga tao? Ang ate mo, 3 taon lang nag-elementary. So dapat ganun ka rin. Eh siya yun. Ang kapatid mo, magaling na ganito. Ang kapatid mo, tung may kasalan, nakukuhang maid of honor. Ikaw, puro maid of horror. So nagkakaroon ng inferiority complex yung iba. Lagi nilang may bida, mayroong hindi bida. Hindi natin hanapin yung talent ng mga bata, kung ano yon. Pinipilit natin maging dentista dahil dentista tayo. O dahil, worse, nabigo tayo maging dentista noon. So, anak, kailangan maging dentista ka kasi hindi ako nakatapos niyan. Mga iba namang anak, sapagkat matunurin, susunod. Pero buong buhay, inis na inis siya ng mga bagang na mga bungi ang kaharap niya. Yung iba naman, talagang titigil nilang mag-aral. Why must we impose? Psalm 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Bawat isa may kagandahan. Bawat isa may katangian. Dapat lang hanapin yon at hindi lalabas ang katangian kung pipilitin natin siyang katulad nung iba na merong katangian sa ganung larangan. Siya naman pala, wala. Dito na lang sa ating kultura, puring-puri yung mga anak na mapuputi at yung mga may itim, lagi na lamang may pintas. Hoy, negra, halika dito. Ulikba, halika dito. Hoy, hito, halika dito. Naku, magkapatid kayo, parang isa bangus, isa hito. Nagkakaroon tuloy ng inferiority complex yung mga tao. Yan ay dahil sa mga walang pitagan at walang paggalang na matatanda. Alam nyo po, ginagalang din kahit bata, sapagkat may damdamin yan. Meron bang individuality sa pamilya? Do we allow them?
Eh kung gusto ng anak mo maging scientist, bakit mo naman pinipilit na maging empleyado sa City Hall? Anak, mag-empleyado ka, mabuti dyan. Tuwing akinsit katapusan, may sweldo. Kung gusto niya maging artist, maging musician, maging painter, anak, hindi na pagkakaperahan yan, tigilan mo yan. Nakita niyo naman, kahit anong larangan, basta mahusay ka, nagkakapera ka. Kung pintor ka nga, isang painting mo, kung mahusay ka, ang mahal-mahal eh. So bakit hindi natin payagan na magkaroon siya ng possibility na maging first class somebody kesa third class copycat? Kesa nang gagaya lamang. Allow the people to blossom and to grow. Sabi nga ng matatanda, kung saan nakahilig, edi dun bumuwal. That's why there are so many unhappy members of the family. Because we don't allow them the individuality that God gave to each one when He created us. Isa pa pong dapat nagpapasaya sa pamilya, letter I pa rin, industry. Dapat masipag ang lahat. There should be work and production. Hindi yung isa lang nagtatrabaho, may pitong nang humihingi. Sa Pilipinas, napakahirap umangat sa buhay dahil sa kamag-anak. Magsikap ka ng konti, binibilang na agad ng mga kamag-anak mo ang savings mo. Subukan ng asawa mo mag-abroad, computed ng lahat ng kapatid mo, yung sweldo, pati exchange rate today. Pag may dumating na pera, remittance, alam na alam ng lahat ng pinsan mong dumating na. Napakahirap magpa-asenso dahil ang lahat dadagan sa'yo oras na nagkaroon ka. Dapat po tayo magsikap. Ang dapat lang tinutulungan ay yung sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang hina ng katawan dahil may karamdaman. Yung lahat ng naiba na, dapat yung magbanat ng buto. Lalo mga anak ng Diyos. Titus 3:14, our people must learn to devote themselves to doing what is good in order that they may provide for daily necessities and not live unproductive lives. Habang may lakas ang tao, dapat siyang maghanap buhay. Liban na lang na marami siyang na-impok at pwede na siyang mag-retire. Eh hindi, hindi mo lang iniisip na mag-impok para pag biglang namatay may ataol. Wala, itutumba na lang niya ang kanyang bangkay sa atin. Bahala na tayo sa bangkay niya. Ni hindi mag-iisip, meron ba tayong sementeryo, may lote ba tayong paglilibingan? Ah, bahala na sila pag namatay ako. Ayaw naman na itapon sila sa ilog. Pero walang paghahanda. Mag-aasawa ng wala sa oras, mag-aanak ng kutakot-takot, tapos iaasa sa matatandang magulang o sa mga kapatid. Yung tuloy kapatid, walang ginawa kundi mag-away siya at yung kanyang asawa. Hindi na malaman kung paano kukupitan yung asawa para ibigay sa'yo. 1 Thessalonians 4:11-12, make it your ambition to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders, and so that you will not be dependent on anybody. That is the Christian way. You are not dependent. Hindi ka kailangan tulungan, nakakatulong ka pa. Iba naman yung panahong may sakit ka, o sobra ka na matanda, o sobra ka pang bata. Alam nyo, isang nakakalungkot, 8 milyong Pilipino ang naninirahan nagtatrabaho sa ibang bansa. Padami pa ng padami, araw-araw yan. Pero hindi ba, kung hindi pa bangkay na yung magulang, hindi makauwi, o kung hindi naghihingalo? Bakit? Sa dami ng kamag-anak na nag-aabang ng pasalubong. Kung ang atin pong mga kamag-anak na nakatira sa ibang bansa ay hindi lang natin paghahanapan ng pasalubong, mas dadalas ang uwi nila. Kaya tayo dapat mga Pilipino, tayo na ang sumulat sa ating mga kamag-anak, mag-text, tumawag, uy, magbakasyon naman kayo, huwag na lang kayo magpasalubong. Magkita-kita lang tayo, masaya na tayo. Eh hindi, uuwi ka dito bukod sa pasalubong mong kutakot-takot. Kung isang buwang kang narito, isang buwang kang taya sa lahat ng lakaran, lahat ng gastusan, lahat ng taxi, lahat ng malling, kaya tuloy hanggang hindi patay yung nanay, hindi uuwi. At least pag may patay, walang umaasang may pasalubong. Eh kung ano-ano na lang tuloy ipinapasalubong sa atin, mga delatang mga expired, mga duster na kupas-kupas galing China, mga kung ano-anong sale dito at sale doon, sa kagustuhan nila tayong ma-please, makapagpasalubong lang, hindi ba kayo nakakahalata na mairaos na lang yung pasalubong? Kahit mga tunaw na tsoklate, mga kapeng nanigas, ibababad mo pa sa tubig para maging kape uli. Pwede nyo ba sabihan ng mga kamag-anak nyo abroad, umuwi na lang kayo, dalasan nyo, huwag na lang magpasalubong. At kung lalakad kayo, kanya-kanya tayo dito, hindi natin aasahang taya kayo lagi. Para dumalas-dalas ang uwi ng ating mga kamag-anak. Hindi yung pag nakakaroon ng isang kamag-anak, balak mo na agad utangan, balak mo agad na hingan.
Kung wala kang pera, magtiyaga ka. Siguro ang hihingi mo lang talaga ng tulong kung walang-walang-wala ka ng makain ngayong araw na ito. O kaya kailangan mo ng gamot. Pero yung mo namang magdedembo lang ang anak mo, ipapangutang mo pa yan. Mag-a-outing lang kayo, gagastos pa. Ang liit-liit ng bahay, ang baba-baba ng kisame, gusto pang may chandelier. Kakapraso yung sala, gusto pa mga European chairs na wala ka ng malakaran. Sumakit na yung mga tuhod mo, kababangga doon sa mga uka-uka ng silya. At ayaw naman paupan, nilalagyan ng plastic na takip. Ano bang mga drama ang ginagawa natin sa buhay? We should earn our keep. It's important. Proverbs 10:4, lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Kaya maraming mga kamag-anak natin, oras na nakapag-abroad, talagang totally lumilimot na, tumatalikod na. Dahil hindi na sila makakabuelo kung lagi makikipagsulatan sa atin, dahil wala na tayong hihingin, kundi kung ano-ano. Magpapadala ng mga drawing ng paa, hihingi ng mga pangalan ng pabango, kung ano-anong hihingin. Kaya lang, kawawa naman sila dahil nauso ang text. Napakadali na naman ngayong dumaing. Daing, 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 send! Kaya hindi nyo ba napansin yung iba, halos lumimot na, wala nang lingon-lingon pag nakalayo? Nadadala kasi. So turuan natin ang ating sarili na hindi tayo kadalaan, hindi tayo katakutan. Dalawa lang daw po ang klase na kamag-anak. Isang nagtatago at isang pinagtataguan. Dahil sa sobra nating pamemerhuisyo sa kamag-anak. Kaya dapat tayo maging blessing to our relatives. And to produce more than we need. So that on our own free will and volition, we can give to people. Joseph was able to provide for his family because of his industry, because of his surplus production, because he made something of himself. Nakatulong patuloy. Ephesians 4:28. He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Yan po ang turo sa atin ng Biblia. Produce more than you need, so you have surplus to give away. Hindi ikaw yung aasa. Another letter sa family is the letter L. At yan na yung obvious, walang kamatayang love. Dapat may love. At dahil alam na natin yan, hindi ko na pagtutuunan ng maraming pansin. Ang mahalaga yung sabi sa 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. At kung titingnan nyo po ang original language, there are two possible readings of this. Yung love covers over a multitude of sins. It can be read this way, number one. If you love, your sins will be forgiven by God. Meaning, if you love people, God will forgive your sins. That's a possible reading. But there's a more likely reading that if you love, you forgive other people's sins. Pag mapagmahal ka, pinapatawad nila yung kasalanan nila. Di ba, pagkamahal nyo ang nakabasag ng isang plato, nag-aalala ka, baka siya nasaktan. Pero pag hindi nyo mahal yung nakabasag, ang iniisip nyo, pabayaran sa kanya. Yung nakabasag pa, babayaran nyo pa. So pag mahal mo, napagtatakpan, napapatawad, kaya mahalaga yung love. Because love covers a multitude of sins. And finally, brothers and sisters, the last letter in family is, parang pahina na yata is, Y for Yahweh. God, our Father in heaven. Siyempre, dapat nandun siya. God's Word, God's presence, godliness. It's important that the family is rooted in the truth of God's Word. 2 Timothy 3:16 to 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang mga bata, ang liliit pa, inaagaw na ng TV, inaagaw na ng advertising, inaagaw na ng computer ang kanilang atensyon. Dapat natin unahan ang lahat ng yon. Unahan natin ang salita ng Diyos, ang kanilang murang mga isip. Para yun ang nalagay na standard at yun ang mauna doon. Kailangan pag meron tayong mga family disputes, yung salita ng Diyos ang manaig. Hindi na nanalo yung pinakamalaking kumita o pinakamalakas sumigaw o pinakamaraming kakampi. Dapat ang nananalo yung nakasandal sa turo ng Diyos, yung ang argumento at katwiran ay nakabatay sa salita ng Diyos. It is the Word of God that must always win when there is conflict, not personalities.
Proverbs 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Maging makadiyos sa ating mga paraan at ang pamilya magkakaroon ng dahilan at lakas para magtagumpay, para malampasan ang mga pagsubok, at para manatiling may kasiyahan sa kabila ng mga gulo sa labas. The home is our refuge. It is our first and last resort. Belongingness to a family is a birthright that every member has and can and must be encouraged to exercise and enjoy. Huwag na tayo nagsusumpa-sumpa ng mga anak. Pag naman naghihingalo tayo, patatawarin din natin. Ang dami ng ganyan, isinumpa-sumpa pa, nung may sakit na, ipinatawag din. At kung kailan naghihingalo at saka pa nagpatawaran, malungkot tuloy. Kung mamahalin nyo ang inyong mga magulang, mahalin nyo na ngayon habang malakas pa. Hindi darating kayo, nasa ataul na, tapos iiyak-iyak kayo ngayon. Kung magkakasundo rin lang, gayon na, bakit papahabain pa yung tension, yung stress, na babawasan ang enjoyment ng buhay? At nais kong bigyan muli ng diin ng lalo ang mga mag-asawa. Kung ang pinag-aawayan nyo 5 years ago, pinag-aawayan nyo pa rin ngayon, hindi kayo nag-grow ni kapraso, yung issue nyo 10 years ago, 20 years ago, hanggang ngayon, ganun pa rin ang pinag-aawayan nyo. Ibig sabihin, pareho kayong matigas ang bungo. Pareho kayong dapat iuntog. Nakakainis ang mag-asawa, ang tagal ng mag-asawa, nag-aaway pa. Sa tagal-tagal nyo na bang magkasama, hindi pa kayo natutong makisama, pagbigyan ng hilig niya, pagbigyan kayo, magpakiramdaman. Meron pa nga kung kailan 50 years na mag-asawa, tsaka pa maghihiwalay, baduy. Kung di kayo naghiwalay sa unang 2 taon, pwede ba? Huwag na kayo maghiwalay. Kailangan mag-adjust. You cannot have everything. Kung ganyan na yung asawa ninyo, hanapin nyo na lang yung kanyang mga katangian. Huwag nyo na pag-isipan lagi yung kapintasan dahil maiinis kayo. At pag lagi kayong nainis, you'll wake up one day without love. Then every day will be horrible. And your only way out, you think, will be to separate. Remember that love is acceptance. Marriage is not a reformatory institution. It is a refuge. And those contracting marriage must provide refuge for each other. Not to exact very high demands that probably cannot be met. Tatandaan niyo po, mga mag-asawa, sino po sa inyo ang may asawa mahigit ng 10 taon? Pwede ba kayong tumayo? Pwede ba? Mahiling ang kayong tumayo? Sige na. Hindi kayo papatamaan ng kidlat. Tayo lang. Tayo. Palakpakan nga natin yung nag-survive ng mga more than 10 years. Ha? At yung mga kasama niyong asawa niyo, kumaway-kaway nga kayo, yung magkasama kayo pareho. Wow, ang dami. Siguro kanina kasikuhan kayo ng sikuhan. Kita mo na, kita mo na. Salamat po. Mga kapatid, 10 taon na kayo na nagsama. Huwag nyo nang isipin maghiwalay pa. Hindi na bagay. Tanggapin nyo na lang ang isa't isa. Mga reklamo nyo, ibaon nyo sa lupa. Manalangin kayo, magpatawaran. This is the only way to be happy. Tayo man, tinanggap ng Diyos. So sino naman tayo para hindi tanggapin? Lalong-lalo ang ating asawa, anak, magulang. Mga anak, marami sa inyo may reklamo sa mga magulang nyo. Pero hindi na yan napapalitan. Tinatanggap na lang, ipinagpapasalamat sa Diyos, inaaruga, minamahal. Life can never be exactly what you want it to be. But at least you can shape it generally, especially if you have the power of the Spirit within you. So, be a happy family. Kailangan sa F, ano po? Review? Fellowship? Fun? And forgiveness. And then A is for acceptance. Kung may kapatid kayong diring-diri kayo, tanggapin nyo na. Ayaw na ayaw nyo, tanggapin nyo na. Kapatid nyo yan eh. Huwag na kayong magpakla sa publiko, tatakpan nyo pa yung kapatid nyo. Hayaan nyo na, ito talaga yung kapatid ko. Kahit ang ganda-ganda nyo, mukha kayong Diyosa, may kapatid kayong mukhang kudkuran, ito ang kapatid ko. Bakit mo kailangan takpan? Lahat naman ng mga pamilya may kudkuran. Lahat ng pamilya may disgrasyada. Lahat ng pamilya merong nag-drugs. Lahat ng pamilya may naglaseng, merong bumagsak. Huwag tayong mabuhay sa pagkukunwari. Tayo lalo mga Kristiyano, isa sa mga grasya ng Diyos, ay pwede na tayong maghubad ng mga maskara natin at huwag tayong magbalat kayo. Relax. God does not expect you to be perfect. And you cannot deceive us into believing that you or your family are perfect.
Kung ano na lang tayo, ang mahalaga, nag-i-improve tayo sa pagdaan ng panahon. Mabagal man, mabilis man, nagtutulungan tayo. Huwag nyo nang ilihim, kahit ang nanay nyo ay dating smuggler, tulungan siya magbago, turuan. Huwag na tayong magbaro ng mga pagpapanggap. Wala namang mangyayari, nahihirapan lang tayo. Laging ano sasabihin ng iba? Hayaan nyo sila kasi hindi naman nila kayo dadamputin pag hindi matay kayo. Pag natumba kayo dyan, hindi kayo dadamputin na kapitbahay nyo na tsismosa. Ang dadampot pa rin sa inyo, asawa nyo, anak nyo, magulang nyo. So bakit hindi natin sila unahing mahalin? Why play for the pleasure of people outside the family? I am not saying that we should be proud about all our warts and all our problems and all our imperfections. But we say, eto kami, nagtutulungan kami, nagmamahalan kami. Kung ayaw nyo sa amin, we both lose. Sorry na lang. But don't try to reject your family members for the pleasure of your audience outside your family. In the end, ang maglilibing pa rin sa inyo, yung pamilya nyo. Kaya huwag tayong humanap ng ibang gulo sa buhay. Acceptance. M is for mediation. Huwag nating payagan may mga magkakagalit na hindi tayo gumagawa ng paraan na nagkakasundo sila. Individuality for I must be allowed and given space. People are not the same. Love covers a lot of sins and Yahweh is the secret. God and godliness. Aming Diyos, salamat po, may mga pamilya kami. Mga pamilyang hindi perfecto. Mga pamilyang maraming kapintasan. Mga pamilyang maraming kahihiyan. Pero salamat, Lord, dahil lahat kami may mga pamilya. Lumalapit kami sa inyo ngayon, Panginoon, kung may mga pamilyang nagkawatak-watak, nawa gamitin mo po kaming kasangkapan para magkaroon ng pagkakabuo. Kung may mga pamilyang magulo, kami na mga anak mo, nawa maging tulay para magkaroon ng kapayapaan. Kung Panginoon sa aming pakikinig, nakita namin kami pala ang dahilan kaya gumugulo ang pamilya namin, patawarin niyo po kami. Ituro niyo sa amin ang mga hakbang na dapat gawin at nang sa ganon, makalasap ang pamilya namin ng kapayapaan, katahimikan, ng kabanalan. Lalong-lalo sa mga mag-asawa. Turuan mo ang mga mag-asawa, Panginoon, na tanggapin ang kanilang kabiyak. Huwag paghanapan ng wala. At ipagdiwang nila kung ano yung nandun ang mabuti. Ganon din ang mga anak sa magulang na kami, Panginoon, maging mga katulong ng aming mga anak para mahanap nila ang kanilang sarili, mahanap nila ang mga ibinigay mong katangian at yun ay mapagyaman, ma-develop nila. Turuan mo kami, Panginoon, na huwag maging domineering, na yung kagustuhan na lang namin lagi ang nananaig sa lahat. Turuan mo kami, Panginoon, na maging bukas para tanggapin ang aming mga kapamilya. Mga kapatid, sa ating pagbubulay-bulay, mapag-isa tayo sa sandaling tahimik ng panalangin. Kung meron tayong dapat ihingin ng tawad sa Diyos, baka tayo nagiging dahilan ng kalungkutan, hirap ng loob ng ating mga kasama sa pamilya. Ihingin natin ang tawad dyan. Kung tayo ang naglilikha ng gulo, pagsisihan. At kung tayo naman ay nasaktan, nagawa ng di maganda, at di pa tayo nagpapatawad, magpatawad na tayo ngayon. Huwag nang dalin ang mabigat na yan na dalahin. Walang kahulugan na dalin yan hanggang kamatayan. Magpatawad tayo. Mapag-isa tayo sa presensya ng Diyos. Salamat, Ama, sa pakikinig nyo sa aming mga pansariling panalangin. Kumilos nawa kayo ngayon sa aming kalagitnaan. We open our hearts to you, Holy Spirit. Teach us what to do. Teach us to correct our ways. At nagpapasalamat din kami sa mga tamang ginagawa namin dahil kayo ang nagturo nito, because all good things come from you, O Father. Sa mga kapatid naming tama ang mga ginagawa, nagiging mabuti silang mga kamag-anak. Salamat, meron kaming ganitong puwang sa aming puso na gumawa ng tama. Mga kapatid, nais ko pong manalangin, sino man sa atin na ngayon ang nais italaga nyo ang inyong sarili na maging agent of peace, na maging kasangkapan ng Diyos para daluyan ang kapayapaan, pagmamahalan ng inyong pamilya. Nais nyong isuko ang inyong sarili sa Diyos at gamitin niya kayong kinatawan, kasangkapan. I want you to stand because I'm going to pray for anointing.
going to pray that the Lord will bless you and enable you to help your families. Na tayo maging tagapagpairal ng kapayapaan, katahimikan, pagmamahalan, to offer your bodies as living sacrifices, whatever it takes and whatever it means in the context of your family. Kung kailangan niya na meron tayong sakripisyong gawin, if there is self-denial that we must do, it means that when we stand, we are saying, I'm going to deny myself and I'm going to make a sacrifice just so that there will be peace in my family. Just so that God can use me to bless my family. Maaaring yan ay huwag na natin ipag-iitan yung gusto lang natin. Kung tayo magpapaubaya, magpaparaya, magpapatawad. Sige, sa sandali ng pananalangin, ialay niyo sa Panginoon ang gusto niyong ialay ngayon. Ano man yun, kakayahan niyo, ugali, your influence in your family, offer to the Lord so that the Lord will use it to visit your family and you will be the bridge between heaven and your family. Talk to God silently. Panginoong Diyos, masdan mo po ang bawat puso na ngayon nagpapasakop sa inyo. Kung may hinihingi na tawad, nawa ipatawad mo, Panginoon. Kung humihingi ng lakas, ipagkaloob nyo ayon sa iyong mga pangako. Ang hinihiling ko, Panginoon, sa bawat isang tumatayo ngayon sa iyong harapan, gamitin mo na daluyan ng iyong kapayapaan, pagpapala, kabanalan, kaliwanagan, karunungan, pag-ibig sa kani-kanya mga pamilyang kinakatawan ngayon. Sa pamamagitan ng mga anak mong ito, dumalo yung espiritu mo sa mga pamilya. Magkaroon ng pagkakasundo, pagkakaunawaan, pagkakaisa. Pinapawi namin at itinataboy ang espiritu ng inggit, ang espiritu ng kayabangan, ang espiritu ng kasakiman sa mga pamilya, ang espiritu ng pagmamataas at pagyayabang. Pinapawi din namin, Panginoon, ang espiritu ng mga sama ng loob na ayaw pang umalis-alis. Nilalapat namin aming sarili sa iyong salita. Tinihiling namin, Panginoon, ang pagkilos mo na may kapangyarihan. Use this servant of yours as channels of blessings to their families. Bigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, to make up with people that we have wronged in our families. Kung may sinaktan kami ng loob, ni-reject, salamat, may pagkakataon pa kaming ituwid yun. Salamat sa pagpapahiram niyo pa ng araw at buhay sa amin para ituwid yun. Nawa, Panginoon, ano mga hidwaan ng mga pamilya. Tanging si Satanas ang pinagmumulan nito, hindi kayo. So we reject and rebuke you, Satan. And drive away your presence, evil spirits, from every family represented here today. In the name of Jesus, we command all and any evil spirit to leave these families. The spirit of division, the spirit of anger and greed and hatred. And we welcome you, Spirit of God. Rest in our homes and may our families find rest in you. Father, we thank you for hearing our prayer. In the name of our Lord, the Lord of peace, the Lord Jesus Christ.